ang mabuting balita para sa araw na ito. Isang pinagpalang araw ng Webes sa ikatlong linggo ng Kwaresma. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pasalamatan natin ang Diyos sa panahon ng Kwaresma na nag-aanyaya sa ating suriin ang araw-araw nating pagtugon sa tawag ng ating pananampalataya. Tunay nga ba tayong mga Kristiyano na isinasabuhay ang buhay ni Kristo at ang aral ng Ebanghelyo? Sa mga ginagawa nating desisyon, ang kalooban ng Diyos ba ang sinasangguni natin o ang kanyang kalaban? Alin ang madalas nating pinapanalo at sinusunod? Bago po natin sagutin ang mga tanong na ito, umugot muna tayo ng inspirasyon sa mabuting balita ayon kay San Lucas, Kabanata 11, Talata 14 hanggang 23. Minsay nagpalaya si Jesus ng isang demonyo at ito'y pipi. Nang lumabas na ang demonyo, nakapagsalita ang pipi at namangha ang mga tao. Ngunit sinabi ng ilan sa kanila, "Pinalayas niya ang mga ito sa tulong ni Beelzebul na pinuno ng mga demonyo." Gusto naman ang iba na subukin si Jesus at humingi sila sa kanya ng isang tanda galing sa langit. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya sa kanila, "Mabubuwag ang bawat kahariang nagkakahati-hati at magigibaroon ang mga sambahayan. Ngayon, kung nagkakahati-hati si Satanas, paano magtatagal ang kanyang kaharian? Di nga ba't sinasabi nyo na nagpapalayas ako ng mga demonyo sa tulong ni Beelzebul? Kung sa pamamagitan ni Beelzebul ako nagpapalayas ng mga demonyo, paano naman napapalayas ng inyong mga kaanib ang mga ito? Sila mismo ang nararapat sumagot sa inyo. Sa daliri ng Diyos ako nagpapalayas ng mga demonyo. Kaya sumapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kung nasasandatahang binabantayan ni malakas ang kanyang palasyo, hindi magagambala ang kanyang mga pag-aari. Subalit kung salakayin siya ng mas makapangyarihan sa kanya at talunin siya, maaagaw nito ang kanyang mga armas na kanyang inasahan at ipamamahagi ang kanyang mga ari-arian. Laban sa akin ang hindi panig sa akin at nagpapangalat ang hindi nagtitipong kasama ko." Kumusta kayo? Ito si Lilia Antonio na magbabahagi ng pagninilay ngayon. May ilang mungkahi para maging positibo ang loob sa pang-araw-araw na buhay. Una, maging malay sa iyong mga iniisip. Kapag nagsimula ka ng mag-isip ng negatibo, tigilan mo na ito agad. Ikalawa, maging abala. Ikatlo, iwasan ang mga tuksong maghihikayat sa mga ito. Ikaapat, magpahinga. Madaling magalit at maubos ang pasensya kapag pagod o kulang sa tulog. At ikalima, makinig ng paboritong musika para maging positibo, masaya at payapa ang loob. Sa Ebanghelyo, nilinaw ni Jesus na, "Sa daliri ng Diyos ako nagpapalayas ng mga demonyo, kaya sumapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos." Mahalagang manatili tayo sa salita ng Diyos at mamuhay na nakadepende sa patnubay at liwanag ng Espiritu Santo para laging makaiwas sa masama at sa mga tukso ng demonyo. O Jesus, patuloy mo kaming patnubayan at ipagsanggalang laban sa masasama. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon, maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat.
Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos kung lubos natin itong pagsisisihan at ihihingi ng tawad. Magbalik loob tayo sa Kanya. Ang mabuting balita para sa araw na ito ay hatid sa inyo ng Paulines Radio.